Hi guys, today magkaroon tayo ng shoe review ng 361 degree Thorn. Matagal na itong nirequest sa akin, no? Paulit-ulit lumalabas sa comment section ko itong sapatos na to. Ang na-review na natin to, now na, samahan nyo na ako, let's go! Hey, I never give it up. Said, I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, shoe review, fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Guys, isa to sa pinaka, parang feeling ko durable, tatagal na sapatos ng 361 degree ngayon. Pag-usapan na nga natin yung aesthetic and material, may apat po itong colorway na nakita ko na. Ito yung isang colorway na dark gray colorway nila. Dalawa yung binili ko kasi mostly nasa outdoor ako na court naglalaro dito sa probinsya namin. And talagang pang outdoor ito, pang harabas, pang combat. No, talagang isa sa mga pinaka pang walwala na sapatos to na nasuot ko. No? Gumamit ito ng quick foam light. No, nilalagay nila sa mga budget line ng shoes talaga ng ano, ng 361 degree. Yung uppers niya mesh pero closed mesh naman, no. Parang tatagal talaga. May mga infusing na makakapal, no, mga plastic infusing. So kahit mag-toe drag ka, tatagal po talaga. Kahit outdoor nyo gamitin, tatagal talaga. May mga leather. Itong mga leather and infusing na naman sa kanyang casing system, no. Parang mas maganda lang yung pakaka-design nitong colorway na to. Parang hindi ito budget. Mukhang parang budget yung color combination. Yung print lang naman ito, no, ito dito sa side, sa part na to, no. May mga stitching, may mga TPU plate, no, for lateral containment. So aesthetic and material sa ganitong price point, okay na okay na rin, no. Wala na dapat pa tayong ireklamo kasi yung purpose niya, yun naman talaga yung gagawin niya. So dahil dyan guys, bibigyan ko pa rin ito ng 8 out of 10. No? Hindi ko lang kasi nagustuhan yung parang leather dito. Pero yung isang colorway, maganda naman siya. And sana naglagay po sila ng torsion plate. Yun lang naman. Kaya medyo bumaba yung score natin. No? Pero kasi nga, hindi naman na tayo masyadong dapat magreklamo pa sa price point na to. Okay. Lalong-lalo na dito sa round na to, sa second round sa traction and outsole, dito kayo magugulat sa kanya, no? So traction and outsole guys, gumamit po ito ng solid rubber outsole, no? Very irregular yung pattern pero ang lalaki ng grooves, ang titigas, napakadaming surface area nito. So kakapit po talaga mapa-indoor mapa-outdoor. Kahit yung kamay niyo lang, no, nahawakan niyo lang siya, no, mararamdaman yung makapit po talaga. Isa to sa parang pinakamatigas na outsole na nahawakan ko, no. Rubestek outsole po kasi ito, no guys. Rubestek outsole, parang ito yung counterpart ng Saanta, which is yung Saanta na cement buster outsole sa Nike, yung ano, extra durable rubber XDR nila, no, ganun. So pang outdoor po talaga kasi ito. Pero nung in-indoor ko siya, okay pa rin, no? Nice. Maganda pa rin yung mga stops ko. Usually pag in-indoor nyo, hindi yan very squeaky kasi nga napaka super tigas ng kanyang outsole. Hindi niya priority yung squeak. Hindi siya malambot, na hindi siya masyadong kumakapit kasi sa indoor, no? Sobrang tigas niya. Pero this time, meron pa rin, okay pa rin yung kapit nito indoor. May konting squeak pa rin, nagulat ako, hindi ko ina-expect yun, no? Kasi, pero ginamit ko rin ito sa outdoor, dun talaga po siya nagsashine, no? Napakakapit nito outdoor, and feeling ko, ito talaga nga, guys, no? Sinabi ko na, nung start ng video natin, pang bakbakan talaga to, guys. Ang galing! Ang galing! Kahit matagal mo tong gamitin sa outdoor and kahit mga weird angles covered ka, durable to, tatagal. Kasi tingnan nyo guys, oh, umaangat yung outsole dito. So kung mala Kyrie Irving ka maglaro, mala parang Kyrie ka na umaabot sa mga weird angles, gumaganito yung paa mo,
covered ka pa rin, kakapit ka pa rin, and tatagal pa rin yung sapatos, hindi masisira dito. Nagulat ako, kasi stop on a dime naman to, both courts, indoor, outdoor, okay yung traction. Very dusty pa yung court ng mga panahon na yun, by the way guys. Though, nag-a-attract siya ng dust, kagad, madali lang naman punasan, no? Madali lang naman punasan. It was perfect. Perfect. So, konting punas lang, okay na ulit siya. So, dahil dyan guys, bibigyan natin to ng score na 9.5 out of 10. So, next punta na tayo sa safety and support. So, very supportive din na sapatos, guys. Dahil sa kanyang unturn, no? For twisting support ito, guys. Kita nyo naman na matigas po talaga, no? May torsion support po talaga to. May konting arch support din, no? Ang ganda ng lateral containment dahil sa mga infusing, and ito nga umaangat yung outsole, no? Umaangat yung outsole para sa lateral containment, para sa mga jab step, euro step, side to side movement mo, covered ka pa rin ito. Yung heel counter niya okay din guys, no? Umaangat yung outsole na naman para maging stiff, maging supportive itong heel counter. Ito, leather din yung kanyang material dito sa heel part. Okay naman, parang gusto ko lang ng konti pang stiffness. Parang gusto ko pa ng konting tigas pa dito. No, konting-konti lang naman guys, hindi deal breaker. Yung uppers naman niya dahil close mesh din to, no? Okay naman, very supportive pa rin naman. And because nga close mesh ito guys, hindi na to masyado mag-expand. So dahil dyan guys, bibigyan po natin ito ng 9 out of 10. Kasi nga, hindi ko lang siya na perfect dahil nga gusto ko pa ng mas stiff lang sana na heel counter. Okay? Next, punta na tayo sa fit and comfort. Very padded, no? Well padded po ito. No? Malambot, pati yung tongue niya well padded. All throughout, well padded. Yung step in comfort medyo bagsak kasi yung quick foam nito. No, ito yung quick foam na medyo on a stiff side. Medyo matigas-tigas siya. Pero guys, meron siyang 4-foot flex. Heel-to-toe transition, okay naman kasi tingnan niyo yung arc niyan, tingnan niyo yung arc niyan. Mid-cut po siya. Kahit pa paano, mobile pa rin yung paa ninyo. Hindi siya masyadong lightweight, guys. Ha? Hindi ito masyadong lightweight. Maybe because of the very thick, makapal talagang rubber outsole. No? And yung TPU plate. So, hindi siya gaanong magaan, pero okay pa rin. Nasa gitna. Nakakapanibago na kasi yung ganito dahil so far yung mga budget shoes talaga ng 361, no, yung mga kalinyahan nito, yung Big 3 team, ang gaan. Yung DVD team, napakagaan din. Lava team, no, puro team. Yung mga budget, shoes nila usually mga gaan. So, dito parang nanibago lang naman. Huwag kayo iyak. Sa fit naman guys, wide foot friendly ito. Kaso lang parang yung euro kasi dito, euro 45 niya, 10.5 pa rin sa US. So kung gusto mo ng snug fit, okay na to sa'yo. No, okay na to, true to size ka na. Pero kung gusto mo ng konting luwag, dapat mag one size up ka. Kasi parang tumatama yung paa ko dito. Considering guys, ha, lagi akong gumagamit ng Euro 45. Mapa old shoes ng 361. Mapa new series ng 361. Laging 45 lang in-order ko. Pero this time, parang tumatama ako sa dulo dito. No, may ganun lang ako nararamdaman. Medyo uncomfortable sa akin yun, no? Pero dito, walang problema sa side. So, mga wide foot friendly po to. Sa mga wide footer dyan, okay na okay to sa. So dahil dyan guys, fit and comfort, bibigyan ko po ito ng 8 out of 10. No? Step in comfort, gusto ko pa sana ng konti. And yung fit niya, may konting pressure dito. No? Lalo na pag tumatagal na, outdoor ko pa naman siya ginamit, medyo uncomfortable. No? Pero dahil padded siya all throughout, ang sarap ng pakiramdam sa loob. Mataas pa rin ang binigay natin. No? 8 out of 10 pa rin naman. Next, punta na tayo sa breathability. Dahil closed mesh po ito, and dahil leather po all throughout, medyo bagsak po ang breathability nito. Except dito, sa tang, dito lang may breathable na area. And hindi rin gaano breathable kasi yung tang,
medyo close din yung mesh. Medyo close yung mesh. So, dahil dyan guys, pasang-awa ang kanyang breathability. Ibigyan ko ito ng 7 out of 10 sa breathability score. Next, punta na tayo sa cushioning. Gumamit po ito ng quick foam light. Usually, quick foam light naman talaga ang ginagamit ng mga 361 degree na mga budget shoes, no? Sinabi ko na yung mga budget shoes kanina. Mga Zen, no? Yung ibang Zen, yung dating Zen 3. Pero kasi yung sa cushioning, parang gusto ko sana ng medyo mas malambot. Parang gusto ko ng quick foam light na mala Zen 3. Kaya iba-iba. Ano pake ko? May quick foam light na malambot, na maganda, iba rin yung material. May quick foam light na ganito. Wala masyadong compression ito, guys. More on sa stiff side nga. Hindi rin gaano yung court feel nito. Pero bouncy naman kasi yung quick foam. So, kahit papaano you will feel fast. Hindi nga lang gaano yung court feel, hindi siya low to the ground, medyo mataas siya. Okay yung tuhod ko, wala akong naramdaman masyado. Okay yung kanyang impact protection, ibig sabihin, kahit mapa-outdoor court. So dahil dyan guys, satisfied naman ako. No, yung court feel lang, medyo bagsak tayo. So dahil dyan guys, bibigyan ko po ito ng 8 out of 10, no? Maganda rin sana kung may torsion plate, no? Para may konti pang bounce back. No, pero okay to. Kasi wala naman siyang delay. And yun nga, maganda yung impact protection. Next, punta na tayo sa price tag. Nako, natin kailangan patagalin. Guys, syempre may mga taong kailangan ng second basketball shoes, kailangan ng outdoor shoes, kailangan ng panglaspagan, pangwakwakan na shoes. Ito po yun. No? Tapos, mura lang. Hindi mabubutas, hindi mawawakwak yung bulsa mo. Saktong-sakto ito, no? Budget friendly, hindi na kailangan patagalin, price tag, 10 out of 10 po ito. Kasi kung gusto mo ng tatagal talaga sa'yo na mura, napaka-worth it. Kasi matagal na, mura pa, mo pa nabili, umabot sa'yo ng mga 5 years to kahit puro outdoor mo laruin. Kasi ang kapal ng outsole, eh, no? Yeah, boy. No? So worth it na panalo na magandang investment po talaga, no? So highly suggested po ito sa mga bigs, no? Small forward, power forward, center, pwede pa rin to, no? Magandang impact protection. Hindi ko lang siya masasuggest sa mga guards kasi hindi siya low to the ground, hindi siya very quick. So sa mga para sa katulad ko to, no? So guys, kung gusto nyo, meron pong link diyan. Trusted seller po yan. 361 degree po mismo, no? I-click nyo na po yan. Kasi hindi po kayo magsisisi sa murang halaga. Meron kayong second shoes, no? Pero kung naghahanap pa po kayo ng mga pang bigs na 361 degree na basketball shoes, maglalagay po ako ng mga link dito. Yung bilog dito, pakipindot na rin po para ma-subscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos. Kung marami po salamat sa panonood, mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always, always drink your protein. Bye!